distribution of the land. So, amurang naman niya ginano ka dyan because of the impeachment sa Chief Justice. And ang panurak naman, the President is giving a message to the justices of the court. Kung hindi ka mo magsunod ka na, ganun, ma-impeach ka mo because I have the number. So, amurang nakaharadlok. Ang kuan bala bird no sa tasi kang atin nga pamulitika ora ang mo to pati ko sa ambal ni Senator Cesar Cudero eh, na dapat mabasi kita sa facts sa impeachment bala to hindi nga basihan natin ang politics kuna ay ang magwada kaya politika ang madesisyon may impeach si Corona eh, because you have just said nga because of numbers ang majority kang atin sa Kongreso, maski lower house sa Senado, puro kalabanan ang kaliado ni Presidente, no? Pero may mga gamat naman lukso nga daw hindi kumpormi man sa pang padalagan kang glad nga administrasyon ni Presidente Aquino ay daw nagguwa daw personalan gimana eh, kuna walang personalan, trabaho lang, pero personalan ay ginadipin sana na personal interest then tungod nga wala matugro ang ginapangayon ha he will run after the next of these people who did not accommodate his request tama kaya mo diyang masadya mga kabutuhan no? Ang klase politika kaga bisan din lang no maskin sa probinsya, sa banwa ang mayor kisa kaluluoy kung kalabanan kang sang guniang bayan members kontra. Pero kung ang ana man kang mayor, ana kang congressman, ana kang gobernador, ana kang tanantan kang ang ano ang sa mga panlaluigan man, luluyo man pumuluyo. Hay, kung ano man dang gusto mahimo di tanan daw. Ano balang klase pamulitika so dapat maguhunon natin ang itsura kang pamulitika sa pungsod Pilipinas kag siguro amat-amat kita ugya sa probinsya ka Antique. Ano ano ni? Tama, kapati ako dyan garabong. Ora ti independent mind ang mga politiko kung ano ang ginambal kang ngandang mga immediate bosses. Tawag natin karang mga boss. Boss na. Ang ulang ra ang ginasunod da. So, ora daga paminsar kung ano bala ang repercussions ka dyan, kung ano ang dapat nga imuon, ora ga paminsar kung ano ang para sa mga tao kundi minapamisar da kung paano makasurvive during election time. Tamo ka ni nga ginambara ako kang friend kuman nga lawyer no. Pero tanak ra geological engineer sa UP then nagproceed sa law. So ginbuol tanak ra ko na kang mining board MGB. MGB. Kaga wara tana mag-slud eh na daw hindi ako kumpormi na daw kung sa mining ko daw manana nga duro ko focus dyan so ang punto amo di ay ang atin nga tulad bala nga issue sa mining sailo kita sa mining may, o may share ko pa parte sa Sindalucita okay na okay. Eh daw manan ko daw interesado ka sa mining eh okay. Ang nagambali ang amigo kong kuna, Brad, na the issue is not on environment eh. It's on economic benefits. So, ano nga economic benefits man? Economic benefits eh, kang mga politiko. Ang marotan ako na. Ay, abi ko nga, economic benefits ka tao. I agree. I fully agree. So, ano sa banta mo? Ay, nakabasa-basa ka man nga may party sa kakatabo tulad nga mga isyu sa pagmina rugya sa probinsya Antique. Ano ang imo matugro nga komentaryo diyan nga katabo tulad sa mga mining applications nga naisyu sa Libertad nga ginaklaim ng mga tao to it's nakapungko sa Northwest Panay Peninsula Natural Park. Si rugya man sa Patnongon, medyo man sa Barangay Quezon nga may mining permit nga na-issue ang provincial government. Then, kang sarang adlaw, dugto kita sa may Patnongon man, nag-witness kita kang sangka consultation with the tribal leaders, kang indigenous people, kang
barangay o oh, barangay San Agustin sa may Banua kang Valderrama. Ti may naman to ay eh, may naramon ang mga tribal leaders. Hindi tsanda kasugot ay ang andang ancestral domain kuno marangga kun minahan. So daw mo rin ang mga punto gina kibay natin sa itong mga kabuktuan. Pero ang detalye, ikaw ay Atty. Pelga kung ano imo matugda parte sa mining. Actually, nakabrowse ako kang mga dokumento kay naka, because I am also from Antique and manan ko nga ba yung issue ang mining. And aside from that, I am an environmental activist. I gave symposium. I am a resource person in many forums and symposium sa mining. I studied the mining law. In fact, we are planning now to file a petition to declare the mining law unconstitutional. Ang rugya sa ating first, ang una kong na-notice is illegal ang pagmina dyan sa Libertad. Dahil una, under sa Mining Act, ang natural parks are areas close to mining. It should not just be the provincial government or the MGB or the Mines and Geosciences Bureau or DENR ang magtugro ng permit. Dapat may permit ra halin sa PAMBI. PAMBI? What is PAMBI? Protected Area Management Board. And it is composed of several agencies including ang mga pumuluyo dyan. So una, wala tanda dati PAMBI certification. I don't know kung may ipatuhaw sandang PAMBI certification. Second, dapat may environmental impact assessment system statement sanda. Under Presidential Decree 704, naging issue pa ni Marcos, ang tanan nga mga activity that would affect environment, ecological balance, etc., kinahanglan may environmental impact statement na igatugro ang applicant sa DENR. So I noticed sa mining operation diyan sa may Libertad. Libertad, no? No, Libertad. Sa San Roque. Wara ti EIS. Third, wara ti public, massive public consultation. So, wara ti nahimo nga mukarya kung may dyan man, hindi gina-explain ang anugid ang effect kang mining. Wara na buwal ang consensus kang pumuluyo. It is not just the local government officials who should participate in the public consultation, but the public as a whole, kasi public consultation. Kag may naging tugro ka natin ang friend natin from the media na may amended environmental compliance certificate. Hindi po pwede ang amended environmental compliance certificate. If there is any amendment sa ECC, it should undergo the whole process again, kasi ang amendment of the ECC is another thing. Ang pag-apply mo sa environmental compliance certificate, may proseso pa ang ginasunod. Pag i-amend mo ang environmental compliance certificate mo, kagintura ko ang ECC, kag ang amended ECC, are totally different. Totally different. Dapat mag-apply ka kapanibago. So those grounds are enough grounds to hold them liable civilly, criminally, and even administratively, kung sino man ang nagtugro dyan sa MGB, sa DENR, region man ra o province, pati siguro ang local government officials nga nag-consent sa pag-operate ang mining operation dyan, kay wala na sunod ang mga regulasyon kang batas. So, amurang, kag, syempre, we are not talking here pa sa distraction nga mahimo ang mining operation dyan. Kaya wala man tanda't yung pakita kung ano ang sistema dyan karangay mohon. Wala gani siguro ti plano nga papano ang mga spill dyan, mga mining tillage dyan. Oo, so, diin ramag to. So, dapat before mag-operate ang sangka mining company, kag hindi na daw pwedeng hambalan ra na small scale mining operation ra because under this small scale mining act manual labor at small scale mining. So dyan hindi ra pwedeng hambalan ng small scale mining, that is a large scale mining. Kaga manan mo Bert, may disit ang among nga amendment. Tungod nga pag conduct na kang consultation with the barangay officials,
Agin pa intindi nanda nga manual operation. Manual. So manual. And nangusyan lang nga may nagwa nga amendment nga gin antedate siguro dia. O kon amo gito nga pizza nga gin obra man August ay ang consultation September eh. Pero ang ano August ginhimo nga August ang amendment. Kon August dapat gin present nanda sa katawhan nga gin amend naman, no? Ay puro ang acto ang una nga ECC sometime in August adulay July then ginamend kang August for ang consultation with the people kag kang sang kang andang sanguli ang barangay no barangay council kang San Roque was in September pagka September nag-start October was run diba tapos gin-serve lang tana ang amended ECC sometime in November run daw November 11 bala kagintugro sa sanguni ang barangay ti daw may deception eh kung sa aton panurukan kung ginanti date o kung nagbutig sanda kay ang ginpresentan da manual operation pero from manual to mechanical mode ang amendment makamit sa kang mga bakho mga oh not only that may violation sanda hindi lang to sa mining maski hay tulad dyan na videohan ko kung may mga pictures na may darwaran to ka vessels no na pangdagat barge ka daw sang ka service na boat no na nagapungko sa may darayahan sa darayahan gin no ang barge na namana natin ang Muria attorney pahilga nga lugar na declare ya nga fish sanctuary nga kung sa Europe pa reservation area ra. Tungod gani nga ginag-declare ba natin na nga fish sanctuary kung may bahura, may mga fish corals. Ti luma, tumak ang mga bahura ay pinungkuan kang barge. Dapat pabayad din sanda to kang damage sa ti, corals. Amo dad, pero I don't know what kung ano nga what actions the Department of Agriculture has taken. Ay andadya ang BFAR mo ang under sa DA. Kaya ano ang ginhimo kang Coast Guard? Ay atin pag intindi ka ra, maski mga barge dyan, hindi sila makadirekta dabot sa BB, dapat may service boat sanda ka ra, kung daw flat boat na gamitin, kung ano na, para maagto sa lugar. Ano to nga, gindus-dus, kidugto sa BB, ang barge, kagin, pwede kasaka ang mga sarakyan. Mga motor to, nakikita ito sa picture, mga tao, sinaka. Or at, sa baras kita na, sa BB kita na nagatungtong ang barge. So, siyempre sa dalam na mga bahura. Mga hakot kang andang mga na-extract. May nahakot. Kung siguro yung nagsakaan niya, no, sige rin sa putay. So, paano karon nga, pero, duro gin nga kabutigan, Atty. Pahilga. Ay, kapunog to kita. Kung nanda, rason man, nag-clearing lang sanda pa lang kuno, ay ma-ubra kang dalan. Hay unturukan ang ginpang dalasan ng mga lupa nakasakay sa Northwest Panay Peninsula Natural Park covered kang mura pero kung dati ura man tanara ay gaagi lang man ay part pa gyud ang lang may operation oh. Diba? Gaagi lang so I don't know kung ano ang mahimo ta kadya ay ako do na luwe ko sa mga tao kapon istorya sanda tapos sa abi sa atong mga kabugtuan diyan sa may paho sa may San Roque kilalahan nyo to be ang sangkatao to nga namahag kuno kapon ay nagsugid kuno akin bla mga taga Panribay ginpahag sa nato kapon na urihe ko mo ay dako alin San Jose tugtong kami sa San Roque nang sugalaway no kag mabaskog ang uran suray ang mga Panribay so do maturo man duha ta makita sa dalan na ibang mga kasimanuhan natin nga mga pumuluyo nagahilak kang nagatugro kang mga tubig, pagkain, mga muda, nagay, hindi kami katawas ka dahi uran da. Pero ang mga mga trickers, nagpanaw gid, no? Alin sa may Punta Pusio, kagadya, bago lang kita kabaton kang text, lugyan sa naan sa may Arasasan, Kulasi, no? Nagturog sa nakabi sa may si Basti. Dyan ay kaudali lang, attorney, ha? Tawagan ko blaan ng mga ngaran para mga, basi concerned ng mga parents, kagadya. So, nakadabot lang sanda sa may Arasasan tulad,
ang mga Antiquity Keepers Incorporated kag iba pa nga mga nagpartisipar sa Panaribay 2011. Si Elaine Tobias, Churchill Rimanises, Romani Valdelion, Al Valdelion, Camille Zamora, Francisco Pano, Sandro Abapo, Arnel Arangote, Nigel Bot, Mike Lutilia, kaga ikaw, di pa, Jan Giusso, si Noel Tabotabo, Rodolfo Calibho, si Rodolfo Calibho diyan mo diyan si Nung Nuno, nga mo diyan daw event organizer. He's a retired school teacher. Siguro banta ko mga 67, 68 niya po, gapano o gyapon. Ha? Si Sandy Arsaga, Camilo Dagison, Sister Rene Rigondon, Charlie Takda. Si Charlie Takda mo diyan sa, ano diyan, sa Buena Vista Cable, no? Kag sa HDP. Si Alex Lopez, no, nga membro kang Bugsay. Kag si Melvin Sandig nga nagarepresentar mo sa Bugsay, kag si Timmy Lidesma nga member mo diyan kang Bugsay, kag tapos si Boyet Train. Kag may iba pa to nga matarawas kadya, wala na pa ma text eh, may matarabo pagit nga iba, no. So sa aras-asan kulasi sandaren, maigma sa nakano sa banwa di ma-proceed sa may Tibyaw. So sa mga nagapamatirog yan sa may banwa kang kulasi kag Tibyaw nga may luyag magsuporta, magtawas sa Paniribay para masulong natin ang pagpaintindi natin sa atin mga katauhan nga dapat ang environment natin dapat amligan kag protektahan, tawas kamo kag kun may inugtugro mo diyan nga painom ng tubig eh, mas manami kag may aman nga puto. Ay kapo pa ra ra ka nagaralambat. Pero manami kag magtawas-tawas kamo bisan tagsang ka kilometro lang nga pano. Para at least ma-feel niyo man nga you had been a part of this advocacy, no? Nga mapaintindi natin ang kakinanglanon nga magproteher kita ng atin nga environment, ka atin nga doon na nga manggad, kag dapat kita magpananam kang kahoy, hindi natin pagpangot doon dyan kag ipadalasa sa mga bulldozer. So, amo dyan, ay, si Dobel Paglinga Fabila, no? Basi magkuon ka mo nga nalipatan na medyo na orihigal, ira ko ma-ano na nga ngaran ni Dobel Fabila. Nga nagtawas man ay naurihi nga name nga nasambit. So amo dia Tony Pelga ang paghimurat ka mga katawhan nga makapanaw alin sa Pusio hasta sa may San Francisco anini sa inyo gitong nga lugar para nga mapaintindi ang kakinanglanon natin nga amigan natin ang atin nga environment. Kaga pagtapos kariya masarumaan magahalin sanda sa may Tibyaw pagto sa may Bugasong ma-overnight din pa San Jose. Kagbati natin, nga duro nga delegasyon ang magatawas sa Pizza 20. No? E magahiwat kita kang prayer rally tuhoy sa Mina. No? Mga muyo ang bali, kundiya, ecumenical prayer, kanantanan nga reliyon. Kag mga katauhan, mga nagapati, nga dapat untaton ang Mina sa Antique, inimbitar ka mo nga maagto sa EBJ Freedom Park, no. By the way, ang may hindi gali, ang may law gali man na Attorney Pailga nga nabasaan ako na Republic Act 808 bula to mo na kung maghiwat gali kang public assembly, people's assembly kung mga prayer rally, hindi ka pang kinanglan mga ayo pa kang permit. Batas pambansa 880. Tama gali 880. So there's no need of securing permit. Pero maskin pa, nangayo ang atin obispo, kag atin mga lideres na sa prayer rally, kang permiso pa. Napangayo pa, maskin pa nga hindi ang daan kinanglan. Anyway, sa moment ng adlaw sa Pizza 20, may ginatawag mga 5-kilometer run. Kasi interesado ka maglagan na atornya, medyo bata-bata pag ikaw. Ay si Father Robert Reyes, maabot ta na dugya sa Pizza 18. Pagka Pizza 19, mag-guesta na dugya sa Estasyon DYKA. Kaga pagka alas 9, may press conference na nga pag-iwatan dugto sa may Bugsay office, no? Sa Bugsay Association Incorporated office sa second floor kang China Bank. Kagtapos, pagka 20, madalagan ta na kang 5 kilometers, no?
Kung sino mo dyan interesado ng magtawas, dugto lang kamo sa Camp Fulion mag-assemble alas 7. Ay pagka alas 7 in Wibibi Imidya, madlagan kamo, imaw kay Father Robert Reyes, the running priest na advocate dya kang environment, no? Anong natawag na na, ang environment and culture protection conservation advocate na mo na mo si Father Robert Reyes. So mahambal na naman sa prayer rally tuhoy sa pagpamatok sa pagmina. So mo dia ang mga matabo sa pizza 20, then pagka 21 mabalik ang paniribay halin sa may San Francisco anini pabalik tugya. So karon sa may Tibiao ginaagda ang mga pumuluyo, maglantaw ka mukhang video showing o kung film showing, no? Para nga mamanaan ninyo kung ano gid ang kanamiyon kang mga ano dyan? Kang kanamiyon kang epekto kang mina. Kanamiyon. Ay makita nyo rin to. Ay kung magkauntang na distraction daw kung daw. Bakit distraction ah? Eh, ang balintang kanamian, kang kamu mismo mga pumuluyo, mag-judge ko nami, ginman. So, may text siya dyan, kita alin sa may San Roque kay Mel, no? Nga, sangka leader dyan, kang mga anti-mining. So, good morning bong, salamat gid, kay nag-agto, kao gali, kahapon sa amon sa San Roque. Bong, may sulat ako, gintao kay Sir Charlie Takda, kabay pa mabasa man to para nga sulat para sa Bukid Pinupuan San Juan, si Mel dia. Oh, hindi kilala ko si Mel. Si Mel San Juan. Amo dia ang sangka leader dugto, no, sa may San Roque. So, hindi talang pangambalan ng anang apelido ay daw kaagi dia nga daw gin lagas-lagas. Tagoon tanan ang pinsulat. Salamat galis, tanan nga nagburulig dyan, no, kay Father Arnel Zamora sa mga kaparian, no, so, kay Father Jan Howard man, sa mga nag mga kasimanuat ang nagturugro, no, kang andang mga bulig kaga sa pagprokurar man ka man mga bugsay members, no, kay Francis Gumbok, kay Silso Tanangit, kay Patoy nga Galido diyan sa may Sebaste. Kagkaroon madawon pagkinsanda kang mga bugsay members diyan sa may Tibiao. So, duro kayong salamat sa kaninyo tanong. Attorney, ano pa imo madugang parte sa mining nga dia? Ang parte gali bala sa ano dia sa indigenous people ang sa ginatawag natin nga IPs nga ano an bala dia ang may diretso sanda nga mapunggan dia ang pagmina sa andang ancestral domain. But na kabutang rin sa batas sa lahi sa Mining Act sa Indigenous People's Rights Act na ang kung ang area nga subject of the mining operation is an ancestral domain area, dapat ang mga indigenous people before maka-operate ang sangka mining company mabulaan kang andang free prior informed consent, FPIC. Without their free prior informed consent, hindi po pwedeng mag-operate ang sangka mining company sa ancestral domain or sa ancestral land. So tama itong ginimo kang atin nga mga amigo na mga IPs, indigenous peoples, na nagpamatok because they have the right under the law. So kabay pa nga hindi rin ganyan madayon ay ang katapusan nga itong sentensya, ang Balkang National Commission on Indigenous Peoples na endorse nanda ang resolution kang mga tribal leaders na to nga hindi sanda magsugot nga dapat i-respect kung kunori ah. Kag maski pa nga daw ginakumbinsi-kumbinsi pa to kang sentry sa Marble nga representative na si Johnny Borja, pero hindi i-sugot eh. Kag dugto media, may man dugto media, wala mahaylo medyo nahadlo. Kag thank you gid sa kay bro Peter Monteruna nga information officer kang Valderrama nga tanan ito nag sister para nga hindi medyo mahaylo ang hindi magbalhin ang panindigan kang mga tribal leaders. Kag salamat man is of course sa kay Mayor Joy Roquero tungod nga anti-mining advocate na ti daw wala gawa ganit na naman pamanig ang ibang aktibidades to ay na sige bahala ka mo dyan para hindi ka mumukong nga gina-influence ang tao pero ang ginambalan nga dapat wala at mina sa Valderrama daan. So thank you again Mayor Joy Roquero. Kaga good morning diyan kay Director Ray Roquero nga advocate man kang anti-mining. So daw ginakulabos sila kang atan nga dugang lang po sige. Bali ang grupo naman sa Manila
nag-nagimo na kami ka resolution for the Senate and the House of Representatives to conduct a comprehensive assessment of the state of mining industry sa Bilunga, Pilipinas, because sa duro ang nagaparapit sa opisina kay nagareklamo kang distraction nga natabo kang kang pagmina kag report man ra ka official report kang National Statistics Office nga wala ti benepisyo nga nabuhi ang mga tao. In fact, Ateneo has also released a paper nga ginakundi na ang destructive mining kag ginapakita ang result. And in January 27 of 2012, we will be filing a petition for the Supreme Court to revisit the decision declaring the Mining Act constitutional. So, with the permission siguro kang mga taga-Antique, I might include, or if you would permit, we would include the mining operation here in Antique as one of the areas nga dapat i-assess kang Kongreso para makaagto ang Kongreso on-site investigation sa mining area natin dyan. Ura makuto otoridad Attorney Pahilga, pero kung ako lang siguro daw kung ako makuton luya ko nga ma-include gid ang Antique nga dapat ma-studyuhan dia kamayad. E tungod nga daw matabo daw kinan-an kang apan dia mo ang Antique kung nga kabukidan ang Antique kung di natin dia matapna dia. So med lang ko ng mga mayor hindi komporme nga hindi bala madara no sa lagting kang kwarta, pero kung madara gani ito, murang delikado. So, gina-appreciate kagit ang mga mayors na diyan nga nag-protiher kang atin nga duna nga manggad. Kang hindi nga duna nga manggad, kundi kang sekuridad ka andang nga mga constituents. Importante dyan. So, daw pinakulang itang timpo, may dugang pa ito na yung Juan. Imo ba nga last, o kung parting words, o kung pagkatapusan ng pagpanamiyaw sa atin nga mga kasi manwarog ya sa probinsya ng Antique. Nagapasalamat ako kay Bong kag sa Bugsay Antique sa pag-imbita ka na kanud ya aga sa mga anti-mining advocates, pareho kita nga anti-mining advocates. If we could help you in any way we can, especially sa mga kaso, legal cases that you are hoping to file or we are supposed to file, we are very much willing to lend our help. Okay. Amo gani amo man naliwat natin ang Bugsay Association Incorporated, ang opisina ng Bugsay, bukas man sa murang pastada nga makabulig man sa atin mga kabutuhan na kinanglan buligan. So, raan ta ti tempo sa kar ng ipat-ipat kang atin nga technical side. So, durog nga salamat, mga suki nga tagparmati, manami para mag-istorya kay Atty. Pahilga, siguro sa ibang kaigunan makapakigimaw pag-idya ka natin para makapakigbahin ka ng mga namanan tuoy sa mga ana na istudyuhan nga mga kaso bahin sa environment, bahin sa mga manguma sa agraryo nga problema kag sa mining. So inyo dia amigo kag kaapin sa kamaturan, ako dia si Bong Sanchez, nagapasalamat gid kaninyo kag kabay sa madason nga Sabado. Bay kung may kwanto Alvin kita, may uraan siguro no. Ay 24 oras to. Basi ura, may dyan pa, ate, mayad, ay makapanamiyaw pagali kita kang Merry Christmas sa atin nga mga suki, nga mga tagparamati, kabay, nga magkita iliwan kita sa madason nga Sabado, kagdilugyan nun sa may boundary kang Sebasti Kagkulasi ang paniribay, kung boundary na, dyan na sa between Agila kag Bitadton, no, lugyan sa may norte, kabay nga ang mga nga nagaparamati, ng mga kasimanuan natin dyan, abaw, amumahan yung mga nagasuray nga ra, ng mga maniribay. Durog yan, salamat.